Magandang umaga, Jeff Johnson and Chang Ami. Maraming salamat po sa pag-invite ulit. Ayan, ako Uncle Sam, eto na nga eh. Sabi nga eh, yung iba naibili na daw ng rubber shoes. Yung 13th month pay. Eh paano nga ba ang tamang pagbabudget sa mga natatanggap na Christmas bonus? Eh syempre po, yung 13th month pay natin, once a year lang dumadating yan. So dapat sulit na sulit ang diskarte natin. So para sa nakararami po, siguro tatlong guidelines lang. Ano? Protection, growth, at saka reward. Ayun. Okay? So yung pagdating ko sa protection po, syempre, ang uunahin ho natin is pay yourself first. Sa sweldo ho yan o sa bonus, basta may natanggap tayo, laging uunahin ang sarili. Siguro ho mga 20% as savings, tapos dito na natin pwedeng simulan o i-continue yung ating emergency fund. Yung emergency fund ko kasi like 6 months, safe na po yun para kung may mangyaring emergency, may matatakbuhan tayo. Pangalawa po doon sa protection, siyempre, nung mga times na nangangailangan tayo, nangungutang tayo, eh bayaran naman po natin kasi ito na yung pagkakataon natin para mag-continue yung relationship doon sa taong nalalapitan natin pag nangangailangan. At pangatlo po doon sa protection, mag-start na po ng insurance. Kasi yung insurance po, napaka-importante niyan dahil sa kahit na anong oras, isang malaking halaga, pwede niyong mag-benefit ang family. So doon ho yun sa protection. Ito ho yung sa protection kasi it's one thing that we learned during the COVID na dapat lagi tayong handa. Parang Boy Scout, Girl Scout, kumbaga. Yes. Yung pangalawa naman po, ito yung ating chance for growth. May mga times po na baka meron tayong gustong matutunan pa sa ikagagaling natin o sa ikagagaling sa trabaho. So, upskilling, may mga online courses o pwede lang mag face-to-face na mga seminars ngayon. Isa yon for growth. Another one is, kung halimbawang nag-iisip kayo, bakit kaya hindi ako mag-start ng sarili kong business? Ito na yung pagkakataon kasi meron na po kayong pondo na extra. So, at capital of 3,000, 5,000, pwede lang kayo makakapag-start. Pangatlo po, for growth, yung investment. Kasi sa halagang 2,000 ho, actually, you can get your foot in the door pagdating sa investment po. So, this is your opportunity. At syempre, ang pangatlo po, yung reward. Eh, 13-month bonus eh. Minsan hindi dumadating yun palagi. So, paano naman kami? Diba? So, para dun sa mga naghirap buong taon, yung reward mo sa sarili mo, okay yan. Kaya lang, within a certain budget. Hindi naman ubos-ubos biyaya. Dito sa reward, syempre, isama mo na rin yung pamilya mo at mga mahal mo sa buhay. Dito rin, pwedeng pumasok halimbawa yung house renovation or at least repair para sa ikagaganda ng tahanan. So tatlo po ang guideline talaga, protection, growth, at saka 13-month reward syempre. Yes, at Uncle Sam, yan naman ay realistically magagawa kahit ikaw ay may binabayarang loan. Sabi kasi nung iba, nauuna dun sa pangbayad sa loan. Paano ba? Ang hirap daw i-stretch kasi, paano? Yung sa lahat ho naman yan, syempre, hindi nyo ilalagay sa isang allocation lang. Yung gaya ng sinabi ko kanina, yung debt, importante yon. Pero kung marami ho kayong hindi nagagawa within the year, pichi-pichi lalagyan ninyo yan. Pagdating doon sa debt, kung ano yung kailangan at the moment, kung pwede kayong magbigay ng minimum, kasi may paglalagyan pa kayo ng iba, syempre dapat kayo magbayad ng kinauutangan ninyo. Yan. Ako yung mga kakilala kong may utang, magbayad kayo ng utang nyo, sabi. Batiin ko. Keep your friends. Wag na. Pero mayroong iba, Uncle Sam, yung tinatawag na one-time billionaire. Ito kahit hindi 13-month pay, kahit lang sa may mahawakang malaking pera, ubus biyaya, pagkatanggap, gastos agad. Eh paano ba yun? Paano daw po ba maiiwasan yun? Paano kung through the years, ganun na yung ugali niya? May chance pa bang mabago yun? Kasi kawawa naman ang mga anak. Marami yan, Chang Ami. Ang tawag namin dyan, paranormal activity. Yung mahiwagang... yung pala, bagong code. Paranormal. Ang mahiwagang pagkawala ng pera. Nakatanggap ka ng 13 month, biglang mawawala. Ang guideline ho dyan ay, imbis na mag-wonder ka, saan napunta yung pera mo? Conscious effort, saan mo gusto ilagay yung pera mo. Kung yan po yung guideline ninyo, hindi basta-basta mawawala yung 13 month. Ay, ito pa, paano po yun sa mga
eh sabi nga nila eh yung maraming ekstrang bayarin. Dapat daw ba pagka nakuha mo yung 13th month pay, eh bayaran mo na in full. O ganun pa din, mas maganda na pauti yung unti-unti lang o utay-utay lang daw po. Gaya po ng nasasabi ko kanina, yung tatlong guideline lang po natin, protection, growth, reward sa huli. Ngayon, kapag marami po kayong bayarin, uunahin nyo siyempre yung protection ninyo. Savings, pay off your debts, tapos insure yourself para hindi na kayo nag-aalala sa pamilya. So yun ho ang priorities, protection, growth, tapos siyempre maglalagay kayo ng reward for yourself. Mm-mm. Eh doon naman po sa mga naghahabol bumili ng regalo or kung cash man ang ibibigay ngayong Pasko, ilang percent ba daw ba yung dapat ibigay na bonus, mga ganyan? Wala po tayong wala pa tayong strict rule dyan. Pero ang importante po, syempre maglaan din kayo para sa sarili ninyo at sa kaligayahan ninyo. Kaya nagbibigay ng 13-month pay para joyous ang Yuletide season. Mm-hmm. Ano? So it really depends on you. Kasi kapag marami kang responsibilidad talaga at marami kang bayarin, syempre you have to be a responsible person. Mm-hmm. Pero huwag mong kakalimutan ng sarili mo kasi ito ang magpapaligaya sa iyo and will keep you going to the next year. Keep on working towards the next year, kumbaga. Yes. Eh, ngayon po, maraming mga eksperto ang nagsasabi na this is a good time to invest kasi mababa, bagsak yung ilang mga ano. Pero paano kung may pangamba, may takot? Marami pa rin po sa mga kababayan natin ang takot. Pag narinig nila yung insurance, naku, baka tangayin lang ang pera namin yan. Tapos, paano po pagkagano ng ano, pag-iisip? Okay. Ang una kong iisipin natin, ang investment is to grow your wealth, grow your resources, okay? Pero ang investment mo doesn't happen overnight. It's for the long term. Dito po pumapasok yung guideline ko kanina, growth, protection, growth, tapos yung reward. Yung growth po, dito kayo pwedeng mag-invest. Marami naman po ang pwedeng pag-invest. Yung first and foremost nga po, yung upskill, kasi you invest in your own abilities, capabilities. So isang bagay yun, ano? Yung isa naman, may mga risk, pero yung sa business po, pwede naman po kayong mag-start ng maliit lang. Ang iniisip po kasi ng marami, ay dapat magtayo na ako ng store and everything. May online na po. So, correct. So, meron na pong online. So, pwede kayong mag-start dun sa online. Tapos, feel the environment kung patok o hindi. Diba? Pagdating naman dun sa stock market, for instance, yung investment nga po, in the long run yan, ilagay nyo lang po yung bukal sa loob ninyo na mag-start ng investment. Hindi ho mag-iumpisa at matatapos ngayong taon lang yan. So many years pa po, so unti-unti lang. Yes. Naku, nga sa social media, ang dami kong nakita na nagsimula nung pandemic, lalo na yung mga skincare na talagang pumatok. Ang daming naging milyonaryo doon. Ano? Naku, maraming salamat po, Uncle Sam, sa iyong mga advice sa ating mga kasakto ngayong umaga. And thank you again at naimbitahan ka namin. Thank you po. Maraming salamat po. Ay, sa inyo pong social media, sa mga may mga tanong pa, yes. Saan po kayo pwede i-follow? So sa TikTok po at saka sa Facebook, pareho lang ho yan, Uncle Sam Pasamba, and sa Twitter din po. Ayun. Maraming salamat, Uncle Sam! Maraming salamat! Ingat! Merry Christmas! Kita mo, daming advice. Nakabili pa ng itlog at saka hotdog. Sarap